Okay guys, so continue tayo. So this time yung topic natin is about soil bearing capacity. Okay, so if we talk about the bearing capacity of soil, so it is the ability to carry loads without failure in shear. So ganun, no? So yung meron tayong tatlong types ng shear failure, no? We have the general failure, the local failure, the general shear failure, the local shear failure, at saka yung punching shear failure. So, which is mostly nangyayari sa parang settlement, no? Yung mga cohesive na soil. So, yung mga bearing factors din, that is based on three authors, no? We have the Terzaghi, the father of soil mechanics. And then, yung mga form, si Terzaghi talaga yung pinakauna, no? Kita mo naman sa date, 1943 pa. Then, yung formula ni Terzaghi, ni-refine yan, na Meyerhoff, tsaka ni Hansen. So, anyway, sa board exam, si Terzaghi lang mo din yung ginagamit natin, no? So, pero yan, no? Choice mo kung gusto mong i-memorize yung mga formula ni Meyerhoff tsaka ni Hansen. Depende sa'yo yan, no? Pero mostly sa board exam, si Terzaghi lang naman yung ginagamit ni examiner. Pero di ko sinabi na hindi mo i-memorize, no? Kung gusto mo lang i-memorize, no? mas maganda kasi din kung memoryado mo. So, yan, no? So, we have the, mamaya ipakita ko rin yung mga formula nila. So, punta tayo sa failure. So, we have the general and local failure. So, yung mechanism ng general tsaka local shear failure is may kita natin dito sa figure. So, may kita mo dito yung wage na yung wage na say, ito yung A. Then, ito yung B. And then, na-assume ito yung G, no? So, yung wage na EBG na yan. So, the 3% are active zone, no? Active zone, or that is the elastic zone, yung ibang term niya. Okay? So, this is also term as elastic zone. And then, yung G to D, okay, yun dito, at saka yung G to E, yung curve na to, yung makikita mong curve dyan, yung ito, that is a logarithmic arc, spiral, no? Logarithmic spiral yun to. Or parang yun, no? Parang arc siya na, ano? Logarithmic spiral. Okay? So, yung ma-inclose mo dito, na, for example, yung EEG, tsaka yung BGD, the 3% are radial zone. Okay? Radial shear zone. So, considering yung local failure, so, mag-a-act lang yung local failure dito. No? Sa elastic zone hanggang sa radial shear zone. So, dyan lang yung local failure. So, ibig sabihin, malakas yung lupa dito sa passive zone niya. Na? So, nakakatulong siya para ma-maintain yung stability ng soil natin. So, bali yung weak na part lang considering the local failure is yung ito. Yung elastic zone or the active zone tsaka yung radial shear zone. So, ito yung mga weak na soil. So, tendency, magsisettle yung lupa dyan. Dyan banda.
So, di masyadong delikado yung local failure. No? Kasi nga, dito sa passive zone, nakakatulong siya, no? Para pigilan yung sliding nung... Kasi parang failure na din to eh. Yung EG tsaka yung GD. Parang failures line na din yan. No? Considering yung general failure, yan yung delikado. No? Yung general failure. Kasi... hanggang dito yung failure niya, no? So meron kang dalawang portion, no? Nga pala yung local failure, meron kang dalawa. So either dito siya mag-sway. Okay? Dito mag-sway yung di ba? Parang tatagilid yung footing natin, or dito sa kabilang side, no? Pwede rin dito siya mag-sway. So, dalawa yung possibility. Kaya ganyan yung figure niya. Sa local and sa general failure naman is merong karing dalawa, no? So, either dito. So, ito yung delikado, no? Kasi yung passive force is kasali. Kasali siyang matatanggal. So, ibig sabihin maglulose yung mga soil dito, no? So, delikado yung general, kaya yan yung ginagamit natin pag nagde-design tayo. Preliminary design. Or, yung dito sa kabilang side. Okay? Or dito mag sway yung footing natin. So, bali yung lupa to, yung shaded na lupa na yan, matatanggal yan. No? Kasi, gagawin niyang boghang yung lupa na yan eh. Or maglulus na. No? Yung lupa. So, dalawa yung failure. No? So, parang ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, considering yung general failure, so, may kita mo na parang, yun na, no? Yung dito. Yung ganina. Tsaka dito. So, in this case, dito siya mag-sway. So, makikita mo na matatanggal yung lupa. Na? Tatanggal yung lupa. So, mag-create yan ng bulge sa lupa. So, dyan mo din matitignan kung okay pa yung foundation mo. Pag mag-start na mag-bulge yan, ingat-ingat ka na. Na? So, yan yung sa general shear failure. Pag local failure, so makikita mo naman pag local failure hanggang dito lang sa banda, no? Hanggang dito lang banda. Okay, so kaya parang ganito lang yung itsura niya, no? So kunti lang yung bulge, then parang dito lang na, no? Hanggang di ba? Parang dito lang siya banda. Parang gumanan lang. No? Then there is dito sa passive zone. So, parang tumutulong siya, no? Para, so, hindi ito matatanggal yung lupa na to. Yun dito lang talaga yung delikado na portion. Okay, so, I hope klaro tayo dyan. Okay, so, at least klaro na, no? Then we have also the yun yung sa local shear failure. Next is yung punching. So ito is parang nag-settled yung lupa, no? Makikita natin na nag-settled siya. So punching shear siya, huh? Punching failure of split footing. Pero yung ano natin sa soil bearing capacities, general tsaka local failure lang, no? So ganun, no? So makikita mo dito na from natural grid line. So, nag-settle yung lupa, no? Yeah, nag-settle yung lupa. So, ito naman yung mga formula na ginagamit natin. So, for Terzaghi general formula, yung ultimate soil bearing capacity is just yung shape factors. Okay? Then, C and C. SQ, Q and Q. S gamma, Q gamma yos, N gamma B divided by 2. Where yung Q natin dyan is... unit weight times ng embedment depth. So yung value ng SQ, S gamma,
SC, SQ, and S gamma are given in the table, no? So depende kung long or strip yung footing mo, square yung footing mo, circular yung footing mo, or rectangular yung footing mo. Try natin yung square footing, no? Kung isasubstitute natin yan, so yung mangyayari ngayon is meron kang 1.3. Now, isasubstitute mo yan dito sa QU. So, sa square footing, meron kang 1.3 nung C and C plus 1 yung Q. So, Q and Q. And then, meron kang S gamma na 0.8 divide mo ng 2. So, that is 0.4 nung gamma B 0.4 nung gamma B and gamma. Diba? So, I think familiar yung formula niya sa inyo. So, ito yung general formula ni Terzaghi. So, yung gamma used dito, yung gamma na to is always yan. Pero depende, magbabago lang to kung may groundwater table above nung, bali within siya sa embedment depth, no? So, magbabago yung computation ng Q. Pero pag yung groundwater table mo is andun sa bottom ng footing or below pa dun, so ito yung magiging formula mo. So anyway, yung y use dito is ito na yung formula natin. So shortcut formula to, bali considering yung, bali kinukonsider na ngayon dito yung effect of groundwater table. Mamaya makikita nyo yung form. So yung moist unit weight times lang nung h over b plus yung sub or submerge, or that is also the y effective, which is equivalent, y submerge is y effective or y sat minus gamma water. Okay, so y submerge times 1 minus yung ratio ng h over v. So dapat yung h over v is in range lang ng 0 tsaka 1, so bawal siya less than 0 and bawal din siya greater than. So, pag nangyari na less than siya ng 0, bali nakakuha ka ng negative na value. So, yun, no? Yung gagamitin mo sa 0. Pero pag nakakuha ka ng greater than 1, let's say 1.25, so yung gagamitin mo yung 1. Kasi ito yung minimum tsaka maximum ratio niya. Okay? So, I hope klaro yan. So, ito, no? So, meron tayong formula for the NC, NQ, and N gamma. So, mostly sa problem, binibigay yan, no? Kasi may table na yan or graph. So, depende yan. No? Pero pag nangyari na wala, so ito yung magiging formula mo. So, a squared all over a cosine squared 40 pi minus phi divided by 2. Yung a dyan is just e raised to the power of 0.75 pi minus phi divided by 2 tangent of phi. Yung nc is just nq minus 1 cotangent of phi. And then yung n gamma is tangent phi divided by 2, yung kp gamma all over cosine squared phi minus 1. So, ito may mga value na ito, no? Nakatable na yan, eh? Nakatabulated na yung mga value na yan with respect to the angle of internal traction. So, pag meron kang internal traction, so may mga corresponding nq, nc, n gamma, tsaka kp gamma yan. Automatic na yan. So, yung kanina, yung dinerive natin to. So, galing dito. So, madiderive mo din yung formula for continuous or wall footing. So, ito yan, no? Ito yung sa strip. Ito yung sa strip. Pag isasubstitute mo yan dito, so, ito yung makuha mong formula. Okay? So, yung NQ dyan is, yan din yung Q, no? Yan din yung Q. So, gamma divided by gamma times the unit weight of soil times the embedment depth ng footing. So, yung mga formula for NQ, NC, and N gamma, minsan binibigay yan sa table or dito sa graph, no? So, ilolocate mo lang yan, no? Kasi meron ka ditong soil bearing, soil traction angle, then dito makukuha mo yung NC, NQ. So, ito yung curve ng NC, ito yung curve ng NQ, ito yung curve ng N gamma, no? Project mo lang yan. Example, project mo lang yan. Then, makukuha mo na yung mga value nila. Or, dito sa table. Pero, minsan sa problem, binibigay yan ni examiner. So, walang problema. Kasi, di mo din kayang i-memorize yan.
So, kung nangyari man, kung hindi siya binigay, ito na lang yung gamitin mong formula. So, yan. Pero mostly sa Buddhism, binibigay yan. So, kang mabahala. Kung di man siya ibigay, I think ibibigay yung graph. Then, ikaw yung magpa-plot. Madali man din. No? X and Y lang. Sige, meron din tayong effect ng groundwater table. So, meron tayong tatlong case. Case 1 is pag andito yung groundwater table. Case 2 is pag andito yung groundwater table. Dyan sa bottom ng footing. And yung case 3 is sa baba siya ng bottom ng footing. Okay? So, yan. Na? So, pag dito siya na-fall, so, yung pag-compute mo ng Q is parang nag-compute ka lang ng PU. Bali, pero hanggang dito lang. Ha? Dyan sa footing. Parang ganun yung kinumpute mo eh. So, unit weight lang times yung height na to. DF minus D times yung submerge. Yeah, kasi naka-Ysat na eh. So, yung gagamitin mo is effective lagi. So, Y submerge or Y effective times yung depth nyo. Parang PU lang yung kinumpute mo, no? Yung effective stress. So, yung Y effective dyan, ito yan. And then, dito sa, take note sa third term, yung gamma doon is palitan mo lang ng gamma prime. Effective unit weight. Okay? So, ganun lang yung mangyayari. Sa case 2 naman is pag andito siya, so, yung Q mo lang is just, yung ito, no? Yung sinabi ko kanina. And then, sa third term, yung third term, ito yung sinasabi niyang third term. Yung dito. Ito yung third term. First term, second term, third term. Okay? First term, second term, third term. Ito yung sinasabi niyang gamma. So, pag case 1, palitan mo lang daw ng effective yan. Pag case 2, palitan mo lang ng effective din. Pag dito ka na sa case 3, so palitan mo lang ng average na gamma. So, depende yan. No? Kapag yung D mo is less than or equal B. Or pag yung D mo is greater than B. So, ito yung magiging formula. Pero yung Q is same lang sa case 2. Okay? So, all in all, yung case 1, case 2, and case 3, kinumpress yan lahat sa formula na to. So, bali, parang nagiging shortcut yung formula na to. So, later sa mga problem, makikita nyo yung application nito, no? Which is sobrang ganda ng formula. Imagine mo yung taltong case, ginawang isang formula na lahat. Okay? Then, we have also the factor of safety. So, most commonly, pag shallow foundation, is yung factor of safety is must be greater than or equal to 3. So, if not given, assume mo na lang na 3. Okay? Then, we have also the gross allowable bearing capacity. So, yan. No? So, since gross yan, so, yung QU lang divided by the factor of safety. And then, pag net, so, net lang din. Okay? Pag gross, QU. Pag net, Q net. Then, yung formula ng Q net is QU minus Q. And, take note, yung mga Q na yan, QA na yan, is force over area. So, bali, naka kilo pascal to. Okay? So, ganun lang. Then, we have also the Meyerhoff modified equation. So, ito naman yung formula niya. So, nadagdagan lang ng ganito. Tingnan mo naman, no? Common to. Ito common din, tsaka yung ito common. So, nadagdagan lang ng mga factors na to. Okay? So, corresponding to S, lahat yan is shape factors. Corresponding to D, and D, lahat yan, depth factors. So, then yung S dito, meaning cohesion. Then yung Q dito, dito yan, no? Meaning stress. Yan. So, yung I dito, yung I, lahat yan, inclination factors. So, may kita mo naman, no? Pag C, so C din. Pag Q, Q din. Pag gamma, gamma din. No? So, madali man din tandaan, actually. So, dito na, no? Yung mga formula for the shape, depth, and inclination factors is ito yan. So, ito yung formula for rectangular footing. So, mas kumuli yung rectangular footing, general man din yun yung formula. Diba?
So, pag yung angle of internal friction mo is equal to 0, so ito yung magiging formula mo in solving for the shape factors. Pag greater than or equal 10, so ito naman yung magiging formula mo in solving for the shape factors. Corresponding to cohesion, Q and gamma. Cohesion, Q and gamma. Okay? So, yun yung sa shape factors. And for the depth factors, ito, yung mga depth na yan, depth, pag yung theta natin is 0 degree, so with respect to cohesion, ito yung formula niya, with respect to Q and with respect to gamma, 1 lang. Pag yung angle of internal friction natin is greater than or equal 10 degrees, so with respect to cohesion, ito yung formula niya, mahaba. Pag with respect to Q and gamma, ito naman yung formula niya. Okay? So, ganun lang. And with respect to inclination factors, so makikita mo dito na, bali dito yung applied load mo. So, meron siyang inclination ng load. So, with respect to cohesion, ito yung formula mo. With respect to Q, ito yung formula mo. And with respect to gamma, ito yung formula mo. Diba? So, pero mostly sa problem natin is yung P is vertical, no? So, bali yung, pag ganito yung P mo, yung alpha niya is 0. So, pag nangyari na ganyan, na vertical yung loading, lahat to just equal to 1. Okay? Then, we have also another formula in other books. So, ito rin. In solving for the NQ, NC, and N gamma. So, yan din yung formula niya. And for vertical loads, saka incline loads, so, sa other books, no? Sobrang dami ng formula. So, kauna ka, ha? Mga na. So, anyway, ito yung formula in solving for the NQ and gamma. Kasi yung formula ni Meyerhoff is meron din ganito, NC, N gamma, tsaka NQ. No? So, ito naman yung formula niya in solving for that. And, yan, tsaka yan. Okay? Then, we have also si Hansen. So, ito naman yung formula ng NQ, NC, and N gamma niya. Halos mag kapareho lang. Ah, okay. Magkamukha lang yung NQ nila. Tsaka yung NC nila magkamukhang magkamukha. Yung N gamma lang yung medyo may diferensya. Okay, so yung general formula ni Hansen, Brinch Hansen is ito naman. So, bali, same lang din yung formula nito, no? Parang ganito lang din yan eh. Parang ganyan lang din yan eh. Okay, pag square footing, 0.4. Pag general, yung 0.5 yung gagamitin mo. Alas same lang talaga dun sa dito. Dito sa equation na to. Yung ito. 1/2. So anyway, depende yan sa inyo kung gusto mo i-memorize si Meyerhoff sa kasi Hansen form, ano mga formulas. Okay, so let's solve yung problem sa next na video. Thank you.